Naghahanap ka ba ng bagong gaming phone ngayong 2022 sa lang 8,000 pesos? Well guys, huwag ka nang maghanap ng iba dahil nga andito sa akin ngayon si Infinix Hot 20S. Yes po, eto ang isa sa mga pinakabagong smartphone ng Infinix ngayong 2022 na probably pinakasulit o di ka naman napaka the best pang gaming sa halagang mura. Yes guys, sa murang halaga na 8,000 pesos, meron ka ng up to 13GB of RAM. 13GB, naku po, napakalaki nun. Meron ka ng 120Hz refresh rate, 50MP triple camera, and marami pang iba. Para sa inyo guys, isa talaga to sa mga very promising na mga smartphone ngayong 2022. Kaya naman tara, i-unbox natin to at magkakaroon tayo ng full review para naman malaman niyo kung magkakaroon ba kayo ng mga regrets if you want to buy this phone. Kaya naman magsisimula tayo in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP and this is GTeen TV. Now, magsimula na tayo dito sa kanyang box. But before that, kung napansin ninyo guys, nasa yellow background kami ngayon. Dahil nga, dito kami sa Unbox Diary Studio. So, yun lang. Share ko lang. Ngayon, kung makikita ninyo ang kanyang box, eto po, ang Free Fire version netong Infinix Hot 20S. Ewan ko guys kung sino tong andito dahil nga hindi ako player ng Free Fire na yan. Pero, tingnan natin ngayon kung pang gaming nga ba talaga ang phone na to. Ngayon, kapag tinanggal naman natin to, eto na talaga ang tunay na box ng Infinix Hot 20S. Now, wala namang masyadong special dito, kaya naman buksan na natin. Ayan. So, andito guys, bubungad sa atin ang mismong smartphone. Mamaya na yan. Pagkatapos nun yan, nandito ang plastic separator, warranty card, welcome to Join X Club, at syempre, ang aking paborito na jelly case. Ayan. Pagkatapos naman yan, nandito sa ibaba ang kanyang SIM ejector pin, USB to Type-C cable, and last but not the least, the 18W power brick. Ito na nga guys, si Infinix Hot 20S sa kulay na black. At meron ka pa iba't ibang choices, katulad na lamang ng blue, white, and purple. Ito ay more on like the premium o di ka naman classy tingnan na phone. Pero kapag gusto mo yung mga flashy design or yung tipong mapapalingon ka talaga, well, better pick the white o di ka naman yung purple na variant. Now, for the build quality naman of this phone, it has the glass front, plastic back, and plastic frame. So, expected na to guys dahil nga mura lang naman ang phone to. Pero kapag titingnan natin to sa malayuan, para talagang glass tingnan etong kanyang likod. Dahil nga meron siyang reflective and glossy finish. Kaya naman guys, maganda talagang tingnan ang phone to, especially kapag malayuan. Pero ang downside lang nito is that madali po itong kapitan ng mga fingerprints and smudges. Which is, magiging madubi talaga siya at the end of the day. So guys, better use the free case. Now, kung makikita naman ninyo ang kanyang camera module dito, meron tayong tatlong bilog. At ito guys, ang dalawang bilog at isang maliit na bilog. At sa katabi naman nito, makikita ninyo yung kanyang apat na LED flash. Now guys, the overall design of this phone is very trendy talaga. Dahil nga kung makikita ninyo, meron tayong flat sides with curved edges. So ito po talaga ang pinakauso na design ngayong 2022. Madami talagang mga company at smartphone makers ang gumawa nito. And here, you can see it clearly na napakaganda talaga ng phone ito because of its design. Masasabi ko talaga guys na nag-step up talaga si Infinix ng big pagdating dito. Now, kapag titingnan naman natin ang kanyang mga sides, kumpletong-kumpleto na rin to. Dito guys, sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang power button, / fingerprint scanner, at ang kanyang volume rockers. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray na meron po tayong 3 slots. So, pwedeng-pwede kayong maglagay ng dalawang SIM card at isang micro SD card. Dito naman guys, sa itaas wala tayong makikita, pero dito sa maharapan, nakalagay ang kanyang earpiece na nagdo-double din as secondary speaker. Meron na pong dual speaker ang phone ito sa halagang 8,000 pesos. At eto pa guys, hindi siya pangit pakinggan. Yes guys, 8,000 pesos at meron ka ng better sounding quality sa isang smartphone. Let's proceed dito sa display ng phone ito. So eto nga po pala ay meron ng 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution, 120Hz refresh rate, and 500 nits of peak brightness. Now, para sa akin guys, okay na okay na talaga ang display ng phone ito dahil nga first, meron na siyang punch hole display. Ayan. So, napaka-rare lang talaga magkaroon ng punch hole display ngayong 2022 sa isang smartphone below 10,000 pesos. So, si Infinix, Tecno, at iba pang mga bagong brands lang ang gumagawa nito. Which is, para sa akin guys, ay amazing talaga.
na kung makikita ninyo, napak-immersive talaga ng kanyang display dahil nga maliit o di naman halos wala na siyang bezels pagdating dito sa kanyang mga sights. That is why guys, kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, videos, at kung ano pang pwede nyo panoorin, well, ma-e-enjoy nyo na dito sa Infinix Hot 20S. Also, like I said kanina, it has the 120Hz refresh rate. So kapag kayo ay mahilig mag-scroll o di ka naman palagi na lang kayong nakatambay sa inyong bahay at pa-social-social media lang, sana. Well guys, wala yung problema. Kahit na nung bilis ng ating pag-e-scroll dito, nakikip up ito ng Infinix Hot 20S dahil nga napakabilis ng kanyang refresh rate. So kung bilis at ganda lang naman ang pag-uusapan guys, andito na yan sa phone na to. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa talaga sa pinagmamalaki ng Infinix Hot 20S, which is ang kanyang performance. So, mas maganda nga ba talaga ang performance ng phone na to kesa sa performance ko? What? Well, tingnan natin dahil nga unang-una, ito po ay nag-run na ng Android 12 with version 12 ng Infinix. Pagdating naman dito sa kanyang processor, well, okay na okay pa rin dahil nga meron na siyang MediaTek Helio G96 with octa-core CPU up to 2.05 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, this has been one of the best pagdating sa processor dito sa below 10,000 pesos. Yes guys, totoo po yan. So, dati, halos mga 10,000 o di ka naman aabot ng up to 14,000 ang gumagamit ng processor na to. Pero andito na siya ngayon sa isang 8,000 pesos ng Infinix. Pero syempre, itry muna natin or itest muna natin pagdating sa ating mga usual test. Unang-una, dito sa AnTuTu guys, halos 350,000 na po ang kanyang result dito, which is 349,000 plus. So for me guys, isa na to sa mga pinakamataas na AnTuTu pagdating dito sa price range na to. Now, how about pagdating sa Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin Impact? Well, dito sa Mobile Legends guys, napahanga talaga ako dahil nga because of its ultra refresh rate. Yes guys, meron siyang ultra refresh rate with high graphics. So yun lang, wala po siyang ultra graphics. Pero para sa inyo guys, pagdating dito sa aking gameplay, abay napaka-smooth, napaka-playable talaga ng Mobile Legends dito sa phone na to. Wala talaga akong napansin ng mga problema like lags o di ka naman frame drops pagdating dito sa Mobile Legends. Kapag kayo ay merong mga wifi na malalakas, well definitely aabot ka talaga ng up to 1 digit na MS dito sa Mobile Legends guys. Dahil nga meron siyang network enhancement, 4-week signal latency reduction. Ayan. So, ito po talaga ang isa sa mga features ng phone na to, which makes it a gaming phone. Dahil nga, lahat ng mga games natin ngayon, guys, mga online na lahat. So, kailangan talaga natin ng magandang connection, which is, nandito na sa isang murang cellphone ng Infinix. Ngayon, guys, pag-usapan naman natin ang Call of Duty. Now, dito sa Call of Duty, guys, medyo nakakadismaya dahil nga meron lamang tayong medium graphics with high frame rate. Pero, pagdating naman sa gameplay, abay, bumabawi po siya. Dahil nga, napakaganda o di ka naman okay na okay pa rin tingnan yung kanyang graphics pagdating dito. And also, napaka-playable din dahil nga napaka-smooth ng aking paglaro dito sa Call of Duty. Halos walang lag, pero meron ding mga minimal na frame drops pagdating dito sa game na to. Dahil nga guys, medyo mabigat na rin tong Call of Duty para sa akin. Pero, overall guys, playable naman siya at kayang-kaya talaga siya ng Infinix Hot 20S. Kaya naman, kapag kayo nagpaplano na bumili ng phone ito para maglaro ng Call of Duty, well, recommended ko na ang phone ito para sa inyo. Ngayon, dito naman sa Genshin Impact guys, well, eto lang naman ang pinakamabigat na game o di ka naman isa sa mga pinakamabigat na game pagdating sa Play Store and App Store, pero kayang-kaya po siya ng Infinix Hot 20S in medium graphics. Yes guys, ganyan kalupit ang kanyang processor and as you can see, playable na playable po ang Genshin Impact. Wala akong masyadong lag and frame drops na encounter, pero guys, meron po paunti-unti, especially kapag medyo umiinit na ang smartphone. So ang dapat nyo lang gawin dito is that maglaro lang kayo sa harap ng electric fan o di ka naman bumili na lang kayo ng fan cooler for better gaming. Overall, ang processor na nandito sa phone to ay isa talaga sa maaasahan ko na processor dahil nga tumatagal talaga siya o di ka naman tatagal pa siya in the future. So hindi po ito basta-bastang naglalag ng after 2 months, 3 months, hindi po ganyan ang processor na nandito. It means na maganda talaga ang quality ng mga processor ng MediaTek. Now, kapag kayo naman ay hindi gamer guys at hindi nagbabalak na mag-game, well, okay na okay pa rin to. Dahil nga, kapag casual things lang naman yung ginagawa mo, like text, tawag, emails, and online shopping, wala yung problema guys dito sa phone to. Hindi ito maglalag at maghang o di ka naman maglo-loading. Wala po yan
dito sa phone na to. Dahil nga, easy lang yan. Kayang-kaya nga mag-gaming, tapos sa ganyan, maglalag. Well, hindi yan possible, guys, with this phone. Kaya naman sa presyong 8,000 pesos, eto talaga, guys, ang winner ko pagdating sa performance. Now, dito naman tayo sa battery ng phone na to. Ngayon, maganda ang kanyang display, maganda ang kanyang performance. How about pagdating sa kanyang battery? Baka madaling malubat to. Oh, hell no! Well, guys, dyan ako nagkamali dahil nga ito ay meron ng 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging. Ginagamit ko na ang phone to, guys, at aabot ako ng about 1 to 2 days kapag casual things lang yung ginagawa ko, like text, tawag, mga ganun, mga usual lang. Pero kapag ikaw ay heavy user, like ginagamit mo talaga ang data, nag-gaming, mga ganun, well, aabot ka lang ng isang araw dito sa phone to, or ikaw naman to be exact ay about 8 to 10 hours lamang po. So para sa inyo, guys, makunat na po ang kanyang baterya. Pero pagdating naman dito sa kanyang charging time, well, medyo matagal to dahil nga more or less 2 hours po ang pag-charge dito sa phone to from 0 to 100. Medyo matagal na yun, guys, para sa akin ngayong 2022. Pero since budget phone lang naman ang phone to, I can say na sulit o rin naman okay na po ang kanyang charging time for its price. Ngayon, pag-usapan man natin ang kanyang camera. So, ito po talaga ang isa sa mga nagustuhan ko about this phone. So, pagdating dito sa kanyang specs, guys, medyo saktuhan lang dahil nga meron siyang 50MP triple camera. So, ito po ang kanyang 50MP main camera, 2MP macro, and 2MP depth. Dito naman sa kanyang selfie, meron po tayong 8MP selfie camera. Now, for the photo quality, I can say na okay na po talaga ang sharpness na naibibigay ng phone ito. Also, napakaganda rin ng kanyang color reproduction dahil nga saktong-sakto talaga yung kulay na nagiging result. So, kung ano yung nakikita natin in person, ay ganun din yung nakukuha na kulay ng camera ng phone na to. So, in short, napaka-natural po ng kanyang camera. So, kapag kayo ay mahilig mag-picture-picture with your friends, well, definitely, makukuha mo talaga yung tamang skin color or skin tone ng inyong mga friends or barkadas. Also, with its 50MP camera, I can say na makakakuha ka talaga ng sharp at reliable na quality ng photos. So, you know, kapag mag-upload tayo sa Facebook, Instagram, talaga namang high quality yung i-upload natin. So, para sa inyo, guys, isa talaga to sa mga pinaka-the best na camera sa ganitong presyuhan. So, magandang-maganda talaga tong mga camera ng Infinix ng 2022, guys. Papansin ko na nagiging successful talaga sila pagdating dito. Ngayon, dito naman sa selfie camera, same lang din yung magiging comment ko dito, guys. Dahil nga maganda, natural, sharp, and better quality photos ang naibibigay ng kanyang selfie camera. One of the best talaga, even pagdating dito sa kanyang selfie. So, ang kailangan mo lang talaga dito is natural lighting, of course, and also, magandang pag-a-angle. Yung dalawa talaga, guys, ang dalawa sa pinaka-importante na dapat nyong gawin kapag ito ang bibilhin nyo. Pwede ka naman yung ibang mga Android phones, dahil nga halos lahat ng mga Android phones, guys, hindi talaga sila maganda kapag meron kang controlled lighting o di ka naman yung mga artificial lighting. Kailangan talaga nila ng natural. Dito naman sa video quality, guys, aabot ang phone ito ng up to 2K at 30fps both back and front camera. At ngayon, kung makikita ninyo, napaka-sharp po ng video quality ng Infinix Hot 20S. Siguro meron lang mga frame drops o di ka naman hindi siya masyadong smooth dahil nga 30 frames per second lamang po. Hindi po siya 60fps. So, kung 60 to, guys, mas maganda sana. Pero, yun na nga, guys, kontentong-kontento naman ako pagdating dito sa kanyang video quality dahil nga mura lang naman ang phone ito at hindi na ako masyadong mag-expect since pang-gaming talaga siya. So, you know, hindi talaga siya perfect. Like, pang-gaming na, pang-camera pa. Bihirang-bihira ka lang talaga magkaroon ng ganyang phone at this price point. Dahil nga, guys, kapag gusto mo yung pang-gaming tapos maganda pa sa camera, siguro mag-e-expect ka ng about 20 to 30K. Dahil nga syempre, mahal din yung mga ginagamit nila ng mga parts kapag gagawa sila ng magagandang smartphone. That is why, guys, for its price, I can say na okay na po ang kanyang video quality. Now, overall, recommended ko ba itong si Infinix Hot 20S ngayong 2022? Definitely, yes! Especially, guys, sa kanyang price na 8,499 po yung kanyang SRP, pero bumaba na po ito sa Shopee and Lazada. So guys, kapag bibili kayo sa mall, expect na lang na medyo mas mataas yung kanyang price dahil nga SRP talaga sila. Pero kapag online kang bibili, well, pwede pang bumaba ang kanyang presyo dahil nga merong mga voucher sa Lazada and Shopee. Yung iba nga, guys, nabili ang phone ito sa halagang 7,000 plus. So overall, guys, pagdating sa design, build quality, and performance, dito talaga nag-excel etong si Infinix Hot 20S. Maa-advise ko talaga sa inyo, guys, na kapag bibili kayo ng isang gaming phone na talaga namang optimized and also maaasahan mo talaga pagdating sa gaming, well, eto na ang para
sa inyo. So that's pretty much it for this video, guys. If you want to buy this phone, definitely maglalagay kami ng links sa comment section. And also, if you like this video, please like this video by tapping that like button. And also, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, well, definitely subscribe na. That's pretty much it. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!